magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang araw mga kababayan, or magandang gabi. Meron akong ano, actually nagawa ko ng vlog to kanina, kaya lang magulo kasi may mga times na hindi naglo-load yung videos, tapos pa jump ako pabalik-balik, hindi siya organized. Ako mga kababayan ko, meron akong gustong i-topic dito. Ako hindi ko naman nais na nasiraan to mga ganitong uri ng paniniwala. 'Di ba? As long as na hindi ko nakikitang mali, 'di ba? Okay lang naman siguro 'yon. Same as pamahiin ano. Halimbawa kung may pinaniniwala ang pamahiin, let's say yung lola mo or nanay mo, na hindi naman nakaka-apekto, 'di gawin mo na. Wala namang problema doon. Pero minsan kasi mga kababayan ko, nakakabahala na. 'Di ba? Ako, sasabihin ko to, kalayaan ko kasi magsalita sa public. Hindi ko sinisiraan to, ha. Doon lang tayo doon sa mga bagay na logical. 'Di ba? Kasi ito, 'di ba? Napag-usapan namin ni Squeaky Pickles kanina yung regarding dito sa mga ganito, kasi yung mga samang albularyo na ganyan, no? Katulad nito sa Reporter's Notebook, yung mga nagpapa-alis ng mga may sapi, di ba? Ano pa ba mga nandito? Yan, no? Sa Brigada, albularyo, dinarayo, dahil sa anting-anting, yung mga ganon. Feeling ko, halos lahat ng mga albularyo ngayon, wala na yung essence ng totoong pagka-albularyo. Nakukuha nyo? Pero ito yung mga modern day albularyo katulad nito. Ito naman si sa Tornino Jonko, Tsunami, parating sa Pilipinas, Sator Jesus, Master Divine Healer. Ito, bihira. Anong drama na ito ni Kuya? Tingnan natin to. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung mayroon po kayo picture ni Master Divine Dealer, ay pakilagay po ninyo sa labas ng inyong pintuan. Oh, yung picture daw ni Master Divine Healer, di ba, ilagay daw sa labas ng pintuan. Bakit? Dahil makakaligtas sa tsunami na parating sa Pilipinas. Ito po ay makakatulong sa inyo anumang kalamidad ang parating sa mga naniniwala kay Master Divine Leader ng mga membro. Sa aking mga membro, kung mayroon po kayong picture ni Master Divine Leader, ay pakilagay po sa labas ng pinto, pakisirox po ninyo kung ito'y nakalamit na. Ay, Diyos ko. At pakisirox po ninyo at pakilagay sa pinto. San ito, katulad nito, saan pinagbatayan yan? Yan, sinong nagbigay ng power dyan sa picture na yan na pag nilagay ay ano? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano eh, ng out of nowhere, naghuhugot sa hangin min eh. Diba? Kaya minsan maraming nauuto na kababayan natin dahil hindi marunong magsuri. Hindi mo naman kailangan ng sobrang talino na utak para magsuri eh. Diba? Ang unang tanong nyo sa mga nagde-declare ng ganito, diba?
mag-post daw ng ganyan. San anong pinagbatayan niyan? May pinagbatayan ba yan o wala? Di ba? Come on. Ito ng inyong bahay ang picture ni Master Divine Lender. Sapagkat ito ay makapagliligtas sa inyo pagdating ng mga kalamidad. Lindol man yan. Lindol daw, bagyo. Basta kayo'y naniniwala sa aking mga membro. Bullshit. At mga nagpagamot kay Master Divine the Healer o ang bagong... Fuck. Hindi, di ba, men? Yung mga ganito, pag mga ganito, kilabutan na kayo. Mga ganyang claim na mga divine healer na yan, men. Di ba? Wala namang ano yan eh. Wala namang batayan yan eh. Di ba? Next. Ito naman, si Master Agimat Jerome. Paano kausapin ang medallion infinitude Diyos gumalaw na sa aking kapangyarihan? Tingnan nga natin. May binubulong siya, no? Ay, posporo. Match. Akin ang command niyang umikot. Diyos, itaranggan mo sa akin. Umikot ka. Umikot ka. Ito nito, Diyos. Itakita mo saan kapangyarihan mo. Ito nito, Diyos. Umikot ka. Umikot ka. Ito nito, Diyos. Itakita mo saan yung kapangyarihan. Umikot ka. Ito nito, Diyos. Ba't hirap na hirap kang isummon yung ano, yung infinito juice mo? Ganyan ba kahina yan? Tapos aasahan namin yung medallion, ang hirap-hirap isummon? Umiig ka! Nige-iwan, pinito juice, inutusan ka! Umiig ka! Umiig ka, pinito juice! Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Laban sa kasamaan. Ipakita mo sa akin ang paano, iyong... Paano naging laban sa kasamaan yung ipapaikot mo lang naman yung agimat mo? Paano nakakalaban sa kasamaan yan? Ang iyong kapangyarihan, ipinito Diyos. Uniod ka. Lamarok milang. Uniod ka. Ipakita mo sa akin. Umiig ka! Ipog! Ipog ka! Ipinito Diyos! Umiig ka! Ipog! Ipog! Umiig ka! Umiikot na! Ipakita mo sa akin! Ipog! Ipog! Umiig ka! Sige ka! Ipinito Diyos! Ipakita mo sa akin! Hindi! Nakikita ko! Nakikita ko ang galaw-galaw mo, kuya eh! Then itong ano, itong agimat mo hindi siya equal. 'Di ba? Maaring mabigat dito sa isang side na 'to kasi hindi siya pantay eh. So, slight na galaw diyan. Magmo-move talaga 'yan. Ikot, ikot. Hindi naman himala 'yan eh. Ito na siya, eh. Okay lang sana halimbawa, tumayo bigla 'yan na wala kang ano, biglang iikot. 'Di ba? Pero ito, men, this is bullshit. Ipok! Ipok! Hindi! Ipok! Hindi! Itakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan! Ipok! Hindi! Ipok!
Yeah, ikot. Hindi, ikot. O, tama na. Hop, tama na. So, ano na-achieve doon? O, let's say supernatural, kahit hindi ako nag-ano. Ano na-achieve noon? Sa kaligtasan natin lahat, yung ginawa niya. Wala. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko. Diba, Amin? Wala naman tayong mapapala sa ganyan eh. Diba? Tapos ang hilig nating ano, ang hilig nating kumonsulta sa mga ganyan. Sa mga... Kasi nawawala na yung true meaning talaga ng ano, ng word na albularyo. Ito, tingnan nga natin to, men. Ano ba to? Tong... Kung ano man yung sakit ng tao, pag pinakain ng papel na yun, gagaling sila. Diba? Napaka-shitty nung ano, ba't mo pakakainin ng papel, men? Di parang familiar sa akin ang itsura na itong ano, na itong albularyo na to. Napanood ko na yata to somewhere eh. Kaya raw ni Harold na magtukoy ang sakit ng isang tao, kaya rin daw niyang pagalingin ang kanilang mga karamdaman kapag kinain nila ang papel. Hindi ito ano, binabasa ko yung caption eh, kapag kinain daw ang papel. Di ba, men? Ano ba yan? This is bullshit. Ang kanya na to na kanyang kakayahan na... ano? Kanina nang galing? Ah, lolo. Sa lolo niya nang galing. The usually, tradisyon nang gagaling sa mga ano yan eh. Pinapasa daw yan eh. So kung ba narinig yan, yung mga kapangyarihan na ganyan, pinapasa. Diba? Tinuruan ako ng dasal. Kinakabahan ako nung kasi kung ano yung mga narinig ko. Ay, my God. Ginagawa niyang host chamin eh. Kapag kaunti lamang ang tupi sa papel, normal lang ang sakit ng pasyente. Pag kaunti lang. Pero kung sobra ang pagkakatupi sa papel, nakulam o nabarang ang pasyente. Tapos ano, iba, dinasal mo na yon, kukunin mo na yung papel na yon, na may tatak na yon. Pag yun na yung visa at kapangyarihan niya, kung ano man yung sakit ng tao, pag pinakain ng papel na yon, gagaling nila. Isa sa mga napagaling daw ni Harold Jose, na-diagnose siyang may thyroid cancer daw. Kaya nagpatingin kay Harold. Ma? Ano pagpagaling oh? Wala rin o ano, wala rin. Kaya ito na muna sa kanya. Nakagalaw na po ako ngayon tapos medyo makakalakad. Dati tayo hindi makalakad eh. Hindi, unang-una, paano mo napatunayang ano, thyroid cancer yon? Ibig sabihin, nagpa-check up ka sa doktor kasi na-diagnose kang may thyroid cancer eh. Then, pupunta ka dyan sa ano, sa albularyo, then ikiklaim mo na dyan sa albularyo ka gumaling. Ibig sabihin, nagpa-doktor ka pa rin kaya nga nalaman mong cancer min eh. Tapos ito, titingnan niya ata ni ano. Pinakita sa isang doktor. Yung yung papel. Bagamat hindi daw nakakasama ang paglunok ng papel. Oo, parang ano yan eh, fiber kasi ang papel min eh. Di ba galing sa halaman yan, yung papel? Alam mong ano, sa ano daw, yung mga sailor pagka halimbawa na-stranded sa dagat. Di ba, ang unang kakainin mo daw dapat papel or ano eh, damit. Saan ko nga nabasa yun? Diba? At never kang iinom daw ng ano ng seawater.
mapapadali ka daw. Based sa nakita ko, no, hindi scientifically proven yung the way it is diagnosed para sabihin na ito yung sakit niya or may sakit talaga yung tao o paano mo siya gagamutin. Yung papel parang ginagawa niyang tableta. Kung madami yung na-ingest, depende kasi kung ilan yung amount ng na-ingest ng tao na papel, pwede itong mag-cause ng diarrhea. Siyempre, kung may contaminants dun. Oo, halimbawa madumi yung ano... dumi yung... Diba ito, pinapakita lang kung gaano kasili yung mga ano, yung mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin na walang pang doktor. Yes, yun naman ang ano, yun naman ang main reason kung bakit nagre-rely sa mga ganyan eh. Kasi walang pang doktor yung iba. At may mga matitigas ang ulo talaga na talagang mas pinipili ito kaysa sa doktor. Diba, men? Hindi, ito ha. Hindi sa pinapawalang visa ako. Eh, trip nyo naman yan. Buhay nyo naman yan. Pero huwag nyo rin pakialaman ng trip ko na pag-usapan ng mga ganitong bagay. Kasi rampant na to eh. Yung mga gumagawa ng ganyan. Alam nyo, pagiging albularyo, hindi naman masama yun eh. Kasi kung titingnan mo yung etymology ng ano, ng word na albularyo, diba? Meaningful yun eh. May meaning yun eh. Ang pinanggalingan ng albularyo na term ay herbularyo. Ang ginagawa ng mga herbularyo, kasi Kastilang term yata herbularyo, tama ba ako? I-search natin mga men. Diba? Herbularyo. Diyan ang galing yung ano eh. Diyan ang galing yung... yung term. Habang sinesearch natin, ano, magkwentuhan muna tayo. Kasi naalala ko noon, may mga legit naman talagang albularyo. Naalala ko noon nung bata ko, just imagine, meron kaming pharmacy noon sa... Marami kaming pharmacy noon sa probinsya. Diba? Nanay ko pharmacist, tatay ko medtech, nasa medical field. Pati mga kapatid ko din, pharmacist din lahat. Diba? Pero just imagine, naniniwala din ang mga magulang ko sa ganyan. Kasi yung albularyo sa amin ay legitimate talagang albularyo. Yung nandun sa probinsya namin. Kasi natatandaan ko kasi noon, yung mga albularyo noon, mas gusto kasi na nanay ko dun, kahit na pharmacist ang nanay ko. Kasi ayaw ng nanay ko sa chemicals. Yung mga halamang gamot, effective yun. May proven naman na dun eh, na effective yung mga ginagawa ng mga albularyo eh. Yung lagundi, di ba? Na-approve na ng BFAD yun na mabisa talaga sa cough yun eh. O sa ubo. Yung lagundi. Kaya ngayon may syrup na ng lagundi eh. Di ba? Walang problema yung pagiging albularyo mismo. Pero ang nangyari kasi dito sa atin, hindi na albularyo talaga yung ano, yung talagang trabaho niya. Ang trabaho niya parang witchcraft na eh. Kasi nandiyan na yung pagpapalayas ng mga espiritu, 'di ba? Yung ginagamot yung kulam. Hindi na albularyo yun eh. Parang tinago na lang sa pagiging albularyo dahil siguro minsan parang naging common, naging sideline ng mga albularyo nung araw ay magganya, magtaboy-taboy since karamihan sa kanila ay nakatira sa mga rural areas, 'di ba? Sa mga baryo kasi wala naman doktor sa baryo nung araw eh. Sila 'yung inaasahan eh. Kaya tuloy pati 'yung mga witchcraft na ano na nangyayari, mga pangkukulam sa kanila na kinukonsulta. Yung pinaniniwalaan nilang kulam at the same time doon na nade-develop na ma-acquire nila yung kaalaman na ano na gumamot ng nakukulam. Which is sa akin, mahirap paniwalaan kasi hindi naman siya proven ng science talaga eh. I'm so sorry sa mau-offend ano. Hindi ko naman sinasabi na pero number one talaga sa akin science. At ang science ay biblical naman talaga. Diba? Biblical naman ang science eh. Paano ko nasabi? 'Di ba? Yung ano, let's say
yung round ng earth. 'Di ba? Nasa Bible 'yon. Kahit hindi pa kailan lang ba na-discover na ano na round ang mundo? Nung time na ano, nung time na yun, visual ha, yung nakita mismo ha. Kasi 'di ba panahon ni Columbus pinagtatalunan kung ang earth ay flat or round? 'Di ba? Na thousands of years ago, nalaman na sa Bible na round ang mundo. Eh kailan lang nalaman na talagang bilog ang mundo, na confirm? Nung nagkaroon na ng chance ang humans na mag-space travel. Pero nung time na hindi pa nagkakaroon ng space travel, nami-mention na sa Bible na round ang mundo. Oh, ito yung reference na yun, mga kababayan ko ha. Dito sa ano, sa Isaiah 40:22. Ito sinasabi sa ano, ito yung reference na circle ang earth eh. Na-mention dito 'yo, Isaiah 40:22. He sits enthroned above the circle of the earth. 'Di ba? Ilang libong taon sinulat 'yan bago pa man yung paglalakbay ng tao sa space. 'Di ba? Maybe may mga ano, may mga mini-mention sa Bible na hindi pa napapaliwanag ng science, pero I'm pretty sure pagdating ng time, 'di ba? May explain lahat 'yan. 'Di ba? 'Yan lang naman ang dapat nating pagbatayan kasi ito yung mga pwede nating pagkatiwalaan na source eh. Kasi kung halimbawa, madalas ko sinasabi, kung kukontrahin mo ko diyan, edi huwag ka na rin maniwala sa Diyos. Kung kukontrahin mo nakasulat sa Bible, o saan kayo nakakuha ng konsepto ng Diyos nyo na sinasabi nyo na nagbigay sa inyo ng power? 'Di ba? Karamihan sa mga to, sa mga taong to, nagki-claim sila na yung power nila ay nanggaling sa Diyos. Pero pag binabasa naman nila yung source kung saan nila nakilala yung Diyos, which is the Bible, hindi naman nila tatanggapin. 'Di ba? Hindi ko naiintindihan. 'Di ba? Ito ay binigay sa akin ng may kapal. Then dadagdagan na nila yung sinabi nila. 'Di ba? Kadalasan sa mga to, pinagkakakitaan nila yung ginagawa nila eh. Hina-hide dun sa ano, dun sa quote-unquote na pagtulong. 'Di ba? Nawawala na yung essence ng pagiging albularyo. Oh, ito, speaking of albularyo, ito nag-load na ano. Tingnan nga natin yung origins ng word na albularyo. Ito oh, makikita mo dito, origins of the albularyo. The word albularyo comes from the Spanish word herbolario or herbalist. 'Di ba? He is a person who specializes in herb lore, which he uses for treating ailments. 'Di ba? Whether supernatural or not. Oh, talagang sa herb lang siya nagfo-focus. Kaya nga albularyo eh. 'Di ba? Yung ginagawa ng mga modern day albularyo ngayon. 'Di ba? Witchcraft na 'yon. 'Di ba? Kahit pa sabihin mong 'yun ay nakakatulong sa tao gamit ng supernatural, witchcraft 'yan eh. At 'yan pinagbabawal din sa Bible yung witchcraft eh. 'Di ba? O hanapin natin 'yon, yung yung witchcraft sa Bible. Kasi hindi na pagiging albularyo 'yun eh, yung kumausap ka nga sa mga sinasapian eh. Bawal na 'yan eh. 'Di ba? O basahin natin 'yon. Oh, ito. Oh, sumangguni sa mga 'yan, bawal eh. Oh, sa Levitico 20:27. Dito tayo sa medyo magandang translation. Puro translation to eh. Ang isang lalaki o ang isang babae na sumasangguni sa masasamang espiritu o mangkukulam ay tiyak na papatayin, 'di ba? Talagang ang ano diyan, papatayin 'yan eh. Sila ay babatuhin hanggang mamatay, ang kanilang dugo ay pasan nila. 'Di ba? Yan ang sinasabi ng Bible. Pagka sumasangguni sa mga masasamang espiritu, 'di ba? Yan yung mga duwende-duwende nyo. Bawal pala yan eh. Oh. Dito pa sa Deuteronomio 18:10, ang sabi dito,
Huwag makakasumpong sa inyo ang sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula, kahit manghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin o encantador. Bawal din pala yan eh. Yung mga sa engkanto-engkanto nyo. Diba, men? Ako nagiging biblical ako dito ha. Lahat ang sinasagot ko sa inyo, biblical. Hindi ako namimiloso po na wala sa science yan. Kung gusto nyo spiritual, spiritual ang isasagot ko sa inyo. Bawal yan eh. Oh, ang sasabihin na naman ng iba, diba? Eh, bakit ika nakakapagpagaling? Kung bawal, bawal pala eh. Nakakapagpagaling eh. Oh, basahin naman natin dito. Diba? Madalas na nasabihin, ano? Bakit ika sila nakapagpapagaling kung hindi naman sila sa Diyos, 'di ba? Bakit nakakatulong yung ano, yung mga tao, 'di ba? Bakit nakakatulong daw yung ano, ayun oh, sinabi din sa Bible 'yan, men. Kumpleto ang Bible eh. Pagdating sa mga ganyan eh, Mateo 24:24, ang sabi, sapagkat may mga lilitaw na mga huwad na Kristo, magpapakilala pa ng Jesus Christ yung iba eh. 'Di ba? Magpapakilala pa dahil feeling mo si Jesus Christ talaga siya or siya ay sugo talaga ng Diyos. Nasa Bible 'yan, oh. At mga huwad na propeta, yung mga fake na propeta diyan, lilitaw 'yan. 'Di ba? Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan, oh. Kasama pala 'yan eh. 'Di ba? Yung magpapakita sila ng himala na ano? Na may pagagalingin sila. 'Di ba? Wala na tayo doon kung fake o totoo. Hindi na usapin ito ng fake at totoo, mini. Usapin na ito kung yan ay sa Diyos ba o hindi. 'Di ba? Gawain din niya ng mga ano, ng mga kampo ng demonyo. Mamamangha ka daw eh, oh. Magpapakita ng kamanghamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kahit pala sa Diyos ka, ililigaw ka nitong mga to eh. 'Di ba? Kaya hindi dahilan dito na eh bakit yung ginamot niya ika gumaling? 'Di ba? O paano mo na malalaman na ano, na sa Diyos 'yang mga 'yan? 'Di ba? Paano mo malalaman na sa Diyos 'yang mga 'yan? 'Di ba? Number one diyan, hindi dapat nagpapabayad 'yan. 'Di ba? Pag nagpabayad 'yang mga 'yan, layasan niyo na. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos yan. O anong pinagbatayan ko? Diba? Dako tayo dito sa ano? Sa Mateo 10:8. O, sabi dito sa Mateo 10:8, ang mga may sakit ay inyong pagilingin, ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga kitungin ay inyong linisin, at ang mga demonyo ay inyong palayasin. Diba? Tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay din yung walang bayad. Yan ang command. Kapag ikaw ay nag-claim ka, or kahit sinong tao nag-claim, na ang kapangyarihan niya ay galing sa Diyos. 'Di ba? Ano 'yan? Hindi nagpapabayad dapat 'yan. Kahit anong mangyari, hindi nagpapabayad dapat. Dahil ang layunin ng Diyos kay binigay sa iyo 'yan para makatulong ka sa kapwa mo. Yung mga nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. 'Yan ang gusto ng Diyos. Hindi mo sila pagbabayarin. Sino ba nga nagpapabayad 'yan? 'Di ba? Sila Nick Banayo. 'Di ba? 5,000 pa, men. Akala ko ba gusto nyo makatulong? Kung sa Diyos galing ang kapangyarihan nyo, bakit ka nagpapabayad? Tapos si pagmamalaki nyo sa channels nyo, nakakatulong kayo? Diba? Paano kayo nakatulong nun? Bayad kayo? Kayo naman. Diba? Nakikita dun sa channel nyo. Kami po ay ginagawa namin to eh, dahil gusto namin makatulong. Gusto nyo pala makatulong? Di huwag kayo magpabayad. 'Di ba? Magtrabaho kayo. Kasi 'yan ang madalas na ano eh. 'Yan ang madalas na sinasabi ng mga ano eh, paano naman yung ano, yung ikabubuhay nung ano, nung manggagamot, 'di ba? Kung hindi sila maniningil ng donasyon at mag-ano ng pera, eh paano na, ang hirap naman noon, 'di ba? Lalo na halimbawa, meron kukunin na ingredients do sa panggagamot nila, kailangan bumiyahe sa ganito, ganyan ganyan. 'Di ba? Eh ganun talaga. Kung halimbawa kailangan ang makagamot dito ay bulaklak ng ano, bulaklak ng sampalok, di ba? Eh nakukuha lang ang bulaklak ng sampalok halimbawa sa bundok ng Tralala, di ba? Eh di sabihin mo na lang dun sa ano, dun sa ginagamot mo at sila na lang ang kukuha noon. Kasi anong nangyayari,
yung mga ganyan, kinakapitalize yan para makasingil ng pera eh. Yan ang bawal na bawal kasi. Diba, huwag nyo idadahilan na mahirap naman yun kung hindi kami maniningil, paano kami mabubuhay. Ganun talaga maglingkod sa Diyos. Mahirap talaga. Hindi masarap. Diba? Kasi ang reward nyo, pag naglilingkod kayo sa Diyos, doon sa taas, hindi dito. Diba? Magtrabaho kayo ng iba, hindi lang sa panggagamot. Example nga, gusto nyong ano, makakuha ng role model? Si Jesus Christ nga may karir eh. Akala nyo ba, porket son of God si Jesus Christ, petiks-petiks na lang siya, magic-magic na lang siya? Nag-work din yan si Jesus Christ. Buong family ni Jesus Christ, ano? Nagkaroon ng karir. Di ba yung tatay-tataya niya? O, ayon dito sa ano? Dito sa... Mateo 13:55. Ito ha. Nakalagay dito. Sabing ganun dito, dinidescribe ito dito si Jesus Christ eh. Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? 'Di ba nakalagay? Oh. Aluwagi pa nga yung ano eh, yung basa diyan eh do sa King James version eh. Aluwagi, ang aluwagi kasi ano, karpintero, 'di ba? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Ibig sabihin anak si Jesus Christ ng ano, ng karpintero eh, si Jesus Christ mismo. Ano yung karir niya? 'Di ba? O lipat tayo dito sa Marcos 6 verse 3. 'Di ba? Marcos 6 verse 3. Pero ano tayo dito? Focus tayo dito sa buong chapter. Dito ha sa Marcos 6. Ito yung mababasa. Si Jesus ay umalis doon at nagtungo sa kanyang sariling lalawigan. Sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Ang maraming nakarinig ay nanggilalas. Sinasabi nila, saan kinuha ng taong ito ang ganitong ang mga bagay? At ano itong karunungang ibinigay sa kanya na maging ang ganitong himala ay ginawa ng mga kamay niya? Diba nagtataka yung mga tao? Tapos alam na alam kasi nila eh. Dito sa verse 3, hindi ba ito ang karpintero? Ang anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon. Di ba? Alam ng mga tao ang karir niya, karpintero, si Jesus Christ. May formal na trabaho si Jesus Christ. Hindi siya umasa sa powers niya. Namuhay siya bilang tao. Dapat ito dapat maging role model nito mga albularyo natin eh. Mismong Son of God nagtatrabaho bilang karpintero. Carpenter? Ano sinagot ko sa inyo? Biblical naman, di ba? Ayan o. Nagtataka nga yung mga tao sa kanya dahil meron siyang kakaibang karunungan eh. Di ba? At kung magtataka din yung ano, yung mga tao sa inyo na meron kayong kakayahan magpagaling, di ba? May mga nakalagay dito o. Himala ay ginagawa ng kanyang kamay. Pero hindi pinagkakakitaan ni Jesus Christ. Di ba? Kasi si Jesus Christ ay isang karpintero. May karir si Jesus Christ. Alam na mga tao 'yon. 'Di ba? Maaring sikat siya na carpenter kasi nga, 'di ba, sinabi nung nandito, hindi ba ito ay isang karpintero? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria? 'Di ba? Ibig sabihin, well-known siya doon na karpintero talaga siya doon sa lugar nila. However, hindi niya ginagamit sa pagpapayaman yung kapangyarihan na meron siya. 'Di ba? Sumusunod siya sa nasusulat. Pag binigay sa inyo walang bayad, ipamigay nyo rin na walang bayad. Di ba mga men? Malinaw ba tayo? Lahat ba ng mga katanungan nyo tungkol dyan ay nasagot natin? Hindi ako ano ha, hindi ako matalino. Baka sabihin nyo nagtatalitalinuhan ako. Nagre-research lang po ako. Di ba? Kasi maraming nagdadahilan na ganyan. Eh paano ikaw mabubuhay yon kung hindi maniningil? Bawal nga eh. O di huwag ka maggamot. Kung nahihirapan ka maggamot dyan sa kapangyarihan na binigay sa'yo. Dahil once na naningil ka, hindi galing sa Diyos yan. Alam mo dapat yan. Diba? Next tayo dito. Kaya nga mga kababayan ko, diba? Ito yung mga dapat natin matutunan para ma-determine kung yung nanggagamot na yan ay sa Diyos ba yan o galing sa iba.
'Di ba? Dalawa lang naman 'yan eh. Kung hindi galing sa Diyos 'yan, galing sa demonyo 'yan. 'Di ba? Anong karakteristik ng demonyo? Sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Yung ginagawa ba namang gagamot nyo ay sumusuway ba? 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo dito, hindi ako nagpapakabanal. Inuulit ko po, madalas kong sabihin, ako ay makasalanan tao din. 'Di ba? Marami din nakasulat sa Bible na nilabag ko na. 'Di ba? Hindi ako ano, hindi ako banal, hindi ako pastor dito, hindi ako kung ano-anong mga iniisip nyong isa akong anghel na nagsabi sa inyo kung ano nasusulat. Ako ay nagsasabi lamang po ng totoo. Kaya kung magagalit kayo sa akin, go. 'Di ba? Basta sinabi ko sa inyo yung mga hindi dapat na ginagawa ng isang manggagamot na galing sa Diyos. Tapos meron pa nagsasabing ganyan. Hindi, kasi may mga sakit na ano eh. May mga sakit na hindi ano eh. Hindi mapapagaling ng doktor na mga ganyan-ganyan. Yes, I understand, Dad, kung may paniniwala. Pero sa akin, mga men, huwag nyo pa rin i-disregard ang ano, ang pagpapagaling ng doktor. Yan ang dapat ano, yan ang dapat unahin nyo. Yung pagkonsulta sa doktor. 'Di ba? Kasi minsan deceiving yung ano eh. Deceiving yung hindi kumonsulta na sa doktor, hindi malaman kung anong sakit eh. Paano mo nasabing hindi malaman ang sakit? May test na bang ginawa sa iyo? 'Di ba? In X-ray ka na ba? In MRI ka na ba? Kasi ito ha, ito yung another misconception na ano ko na napapansin ko sa mga kababayan natin. Ang akala nila pag pumunta ka sa doktor, automatic alam na ng doktor ang sakit mo. No! Halimbawa ganito, ano? Inuubo ako. Pumunta ako sa doktor. O, inuubo ako. Ilang araw ka nang inuubo? Isang linggo na po, Dok. Hindi gumagaling. Ang gagawin ng doktor, reresetahan ka muna niyan. Di ba? Pag niresetahan ka ng doktor, hindi pa rin gumaling, bumalik ka. Hindi porkit ano, ay hindi na gumana yung ano, yung nagpa-doktor ako, hindi niya nakita yung sakit ko, niresetahan ako, hindi ako gumagaling sa gamot. Hindi ganoon. Bumalik ka. Sabi mo, Doc, hindi ano, maaring mas may malala kang sakit. 'Di ba? Ah, ganoon ba, hindi ka gumaling? Oh, ito yung referral. Pangalawang ano mo, magpa-X-ray ka. 'Di ba? Kasi step by step po kasi 'yan eh. Hindi naman pagpunta mo do sa doktor, alam agad na may tuberculosis ka. 'Di ba? Hindi naman alam ng doktor agad eh. Dahil hindi naman X-ray ang mata ng doktor eh. Di sa pangalawang punta mo, hindi gumagaling yung ano mo, yung ubo mo. 'Di ba? Magpapa-X-ray ka. Pag nagpa-X-ray ka, babasahin ng ano 'yun ng radiologist, 'di ba? Babalik ka doon sa doktor mo uli. Ganun po talaga magpagamot sa doktor, hindi yung isang puntahan mo magaling ka na. 'Di ba? Then pagdating mo babasahin, nakalagay dito sa ano, may ano ka, may pneumonia ka. O di yun na, doon na mag-i-start yung proper treatment. Kailangan mo magpa-confine. 'Di ba? Kailangan mong turukan ng antibiotics para malabanan yung pneumonia nyo dahil nakakamatay yan, men. 'Di ba? Or kung hindi pneumonia, tuberculosis. 'Di ba? Ganun 'yon, hindi yung walang ano, dito tayo sa albularyo. No. Priority nyo yung doktor. 'Di ba? Tingnan niyo muna yung sakit niyo. Utang na loob, maraming namamatay sa ganyan na akala hindi na kayanan yung kulam eh, kaya namatay eh. Putang ina naman, 'di ba? 'Di ba kung talagang walang makita ganito, pumunta kayo diyan kung talagang walang makita. 'Di ba? Walang makita sa kahit ano MRI o ano. Sasabihin naman ng doktor sa inyo kung talagang walang nakita eh. 'Di ba kung hindi talaga ma-figure out ko ano yung sakit nyo, wala eh, hindi talaga eh, negative ka sa lahat eh. Pwedeng mangyari hypochondriasis naman, yung feeling mo may sakit ka pero wala naman. May ganon. 'Di ba? Parang mental condition 'yun eh, yung feeling mo may sakit ka pero wala naman. 'Di ba? Science pa rin 'yun, man. 'Di ba? Wag masyado magre-rely sa ganyan na ano, alam niyo kung bakit? 'Di ba? Hindi niyo naman alam kung inuulol lang kayo ng albularyo, eh, mahirap patunayan 'yun eh.
Kung yun ngang ano, yung mga legitimate na doktor nga, yung mga yung doktor talaga, napepeke pa eh. Paano pa kaya yung mga albularyo na yan? Yung doktor, pwede mong i-determine kung peke yung doktor na nag-check up sa'yo. Check-in mo sa ano, sa PRC kung may lisensya ba siya o wala. Makikita mo naman doon. Kung wala siyang lisensya, peke siya. Eh, yung albularyo nyo, anong pamantayan natin yan para malaman natin totoo yan? At hindi kayo niluloko. Anong pagbabatayan nyo? Diba? Mahirap patunayan yan kung peke o tunay yung albularyo mo. Ano yung mga palatandaan na ano na kailangan tingnan mo? Diba? Wala. Kaya sabi, hindi, albularyo muna. Eh parang, paano mo nga masisigurado kung totoo yung albularyo mo? Daming tanga din sa Pilipinas eh, no? Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.